Sa Ebanghelyo po ngayon, Marcos 6:1-6, si Jesus ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan ng mga taga-Nazareth at siya kailangang umalis ng Nazareth. Pero sa kabila ng hindi pagtanggap sa kanya sa Nazareth, bago siya umalis, ito pa rin ang kanyang ginawa. Nagpagaling siya ng ilang may sakit. Bakit kaya nagpagaling pa rin sila siya ng ilang may sakit? Dahil ito po, healing the sick is preaching the kingdom. Not through words, but through experience. Take that woman sick with bleeding for 12 years in Matthew 9:20-22. Deliverance from that 12-year stress of being sick is heaven on earth, a foretaste of our final eternal joy. Much like the heavenly joy that the apostles tasted in the transfiguration. Today, 2018, when we see a Kimberly Hayag, very concrete person, Kimberly Hayag, healed and full of joy, we ourselves, church people, body of Christ, experience extreme heavenly joy. So healing is heaven on earth for the healer and the healed. Yes, may langit din sa lupa. Ganyang kahalaga sa misyon ni Jesus ang pagpapagaling, kaya kahit na hindi siya tanggap sa Nazareth, nagpagaling pa din siya sa mga may sakit. Hindi tinanggap sa Nazareth, nagpagaling pa din bago umalis. Healing is preaching by giving a person an experience of the of heaven about which we preach. Ang pagpapagaling at iba pang pagmamalasakit sa mga nangangailangan ay hindi sa alimpusa lang sa misyon ni Jesus. Ito ay nasa puso at bahaging bahagi ng kanyang misyon. Kaya nga sa Lucas 10:1-9, ito ba ang sinasabi? Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. At ano ang misyon ng 72? Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga-roong, malapit na ang kaharian ng Diyos. 2. Pagalingin ang may sakit. Ang pagpapagaling sa may sakit ay pagbibigay ng karanasan ng langit sa lupa, joy of heaven on earth. At sabihin sa mga taga-roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Langit sa lupa at langit sa kabila. Yan ang mabuting balita ni Jesus. Hindi langit lang sa kabila, kundi may langit din sa lupa. So atin pong tingnan, pinahayo ni Jesus ang 72 mga alagad, pagalingin ninyo ang mga may sakit. Yan ang una niyang sinabi, pagkatapos ipahayag ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. At nang hirangin ni Jesus ang 12 apostol, pinahayo nila niya ang 12 at sinabi, Matthew 10:1, ano pong bisyon? 12 alagad, magpalayas ng basa sa mga espiritu, magpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Iyay bahagi ng bisyong ibinigay ni Jesus nang tahirangin niya ang 12. Magpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Spiritual? Yes. Physical? Yes. Iba pang mga sakit, panlipunan? Yes. So yan, pinahayo na Jesus ang 12 apostol. Kaya naman, nang si Jesus ay umalis na, si Pedro at Juan pinagaling ang lumpo doon sa may pintuan ng templo. Pagtupad sa misyong ibinigay ni Jesus, hindi lang mangaral sa salita, mangaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng karanasan ng langit sa lupa sa lumpong ito.
sinunod nila ang iniatas ni Jesus at halimbawa ni Jesus sa pagmamalasakit. Nagmalasakit sa mga may sakit, nagmalasakit sa 5,000 nagugutom, nagmalasakit sa sinasapian ng demonyo, nagmalasakit sa makasalanan. Yan ang misyon ni Jesus. Pagpapadama ng langit sa lupa. Ang magmalasakit sa pisikal at espiritual na pangangailangan ng tao, yan ang misyon ni Jesus. Misyong iniaatas sa mga apostoles, misyong iniaatas sa simbahan. Kaya naman, ang San Roque Parish tulad ni Jesus ay nagmamalasakit sa pisikal at espiritual na pangangailangan ng mga tao. Kaya naman, sa nasunugan, ito po yung ating iniambag para sila'y makabangon. Sa mga may sakit po, ito po ang ating nagagasta na pagtulong sa kanila. Sa mga hindi makapag-aral, ito na po ang nagagasta natin para sa kanila. Sa mga nagugutom, ito po ang ating nagagasta sa mga rasyon. Sa homeless, ito na po ang ating naiambag. At sa mga taga Marawi po, 1,006,398. Yan po. Dahil yan ang misyon ni Jesus, yan ang misyon ng simbahan.